Gaano ka-importante ang kilay sa'yo? So, ikaw ba yung kilay is life? So, hindi pwedeng lumabas ng bahay kung hindi nakaayos yung kilay. So, 30 minutes, isang oras, inaayos yan bago lumabas ng bahay. O ikaw yung dead man. Wala kang pakialam kung nakaayos man yan o hindi. Basta sa'yo, walang forever. It doesn't matter. So, yan ang topic natin ngayon. Usapang brow, usapang kilay. Kung ano-ano ba ang mga interesting facts about kilay and ano yung mga medical condition na naapektuhan yung mga kilay natin. By the way, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. Makikita ninyo sa YouTube, meron din sa TikTok at sa Facebook. Ang pag-ayos ng kilay ay hindi na ordinaryo. Matagal na panahon na ginagawa na yan. Pero, nung nag-pandemic, lalong sumikat. Kasi natakpan na yung ilong, natakpan na yung bibig, natakpan na yung labi, natakpan na yung pisngi. Di ba? So, nakamas tayong lahat. So, ang nakikita na lang ay yung mata, yung pilik mata, at yung kilay. Kaya hindi kompleto kung walang kilay na malupit. An interesting facts about kilay is that every 4 months, nagpapalit ito ng kilay, ng mga balahibo. Gamit ang kilay sa pagproteksyon sa ating mga mata. So kung may pawis man yan, o ulan, o dumi, hinaharang yan ang kilay natin para hindi dumiretso sa ating mata. Ginagamit na ng kilay for face recognition. So minsan hindi mo makilala pag walang kilay. And ginagamit din ang kilay kapag mag-convey tayo ng ating emosyon. Kung galit, o malungkot, o masaya, makikita rin yan sa ating mga kilay. So ano-ano ang medical condition na pwede magsabi na, nako, may problema ka kasi ganito ang itsura ng kilay mo. Ang kadalasan ay nababawasan yung ating balahibo ng ating mga kilay. So, number one dyan ay kung may sakit ka sa thyroid. Either hypothyroidism or hyperthyroidism, pwede itong mag-manifest ng pagnipis ng ating mga kilay. Pangalawa, yung mga ating pasyente na nag-undergo ng chemotherapy. So, yung umiinom ng mga gamot para labanan ang cancer cells. Nagkakaroon sila ng pagbawas o pagkawala ng kanilang mga balahibo. Kasama na dyan ang kilay. At pagkulang ka sa ilang vitamins tulad ng vitamin B7 or biotin and sodium ascorbate or vitamin C, pwede kang magkaroon ng changes sa inyong hairs and skin na pwede magmanifest na pagnipis ng ating mga kilay. At syempre, kung ikaw ay alcoholic, yung maaga pa lang umiinom na, tanghali, alak, gabi, alak. So, pwede kang mag-develop ng liver cirrhosis. So, pagkasira ng atay, pag liliit yung atay ninyo, mag-shrink yan. And then, hindi na siya magpa-function. So, epekto to ng alak, yung liver cirrhosis. Kapag may liver cirrhosis, marami tayong nakikita mga pagbabago sa katawan. So, isa na dyan ang pagbabago sa kilay. So, kapag liver cirrhosis, nagkakaroon din ng pagnipis nung mga balahibo sa kilay. Nauuna dyan yung mga nasa gilid. So, nababawasan siya. At ditong area na yan, nababawasan. And later on, nawawala na. So, ito yung mga common medical condition na apektado ang inyong eyebrow o kilay. So, I hope may nakuha na naman kayong health information. This is again Dr. J para sa The JVSons Channel.